Tuwing ano ka nagpapakain dyan, sir? Anong oras? Umaga? Alas 8. Yung mga pisa to, nagpipita siya ng mga kangkong. Tsaka yung mga palayang ligaw. At daming mga fish pond pala dito sa ano, sa dito sa Santa Ana, isa sa may tabi ng irrigation. Grabe, sobrang dami ng fish pond dito. Tapos dito meron, dito sila kumukuha ng tubig sa may irrigation. Ayan mga kapsat, bali uminto tayo dito sa isang fish pond na malawak. May nakita kasi ako nagbabangka doon, tinitingnan ko kung ano ginagawa niya. Ito pakita ko sa inyo mga kapsat. Yan, bali nung tinitingnan ko siya kung ano ginagawa niya, akala ko nagpapakain siya ng ano, ng isda. Kaya pala naglilinis siya, nililinis niya yung tubig. Tinatanggal niya siguro yung mga ano, yung mga patay na isda. Ayun oh, malalaki na eh, mga 2 finger no. Yung mga nakalutang na patay na isda siguro tinatanggal niya, tsaka yung mga dumi. Oh, ayun oh, tinatanggal niya isa-isa. Eh. Di ba? Lawak ng fish pan niya na to. Ilang kaya ang laman nito. Tapos sa gilid mga kapsat, tingnan nyo, laging may saging. Pag may fish pan, saging yung tinatanim niya sa gilid. Daming saging niya, no? Napaikot siya na saging, di ba? Ayun, no? Yung bungo. Yung kasing saging, gusto nito yata, laging sa mataas na, ano, na lupa, yung hindi natutubigan. Mas gusto yata na saging ganun, eh. Ayun, no? Diba? Lawak na ito mga kapsat oh. Tapos ano ka pa ng saging, supplier ka pa ng saging, lawak ko oh, yung saging niya oh. Paikot din eh, di ba? Ibig sabihin pag may fish pan kailangan may saging, kaya pala dun din sa fish pan natin may saging din tinamnan si ano, si Kuya Bal oh. Ganyan pala dapat oh, yung gilid niya saging. Lawak mga kapsat oh. Nagano siya doon, naglilinis ng fish pan. Bali na masyal muna tayo dito, wala kasi tayo ngayon sa farm, sa fish pan. Kaya dito muna tayo nag vlog sa may dito kung saan nagja-jogging yung mga tao. Ayan, tapos yung fish pan nasa gilid lang. Magkabila yan, kahit sa kabilang gilid may fish pan. Bali nagano muna tayo. Bali kasamaan niya siguro yung mga yun. Pinipit-pitan siya. Mag-vlog-vlog muna tayo dito sa mga fish pan nila dito. Tingnan mo kapsa to, kahit sa kabilang fish pan, yung bundok arayat, puro saging din tanim nila. Pansin nyo. Ba't kaya ganun mga kapsa? Pag may fish pan, yung mga gilid tinatamnan nila saging. Parang yung saging mas gusto nila sa matataas na ano, di ba? Yung hindi natutubigan, yung hindi naista ka ng tubig. Parang ganong gusto ng saging. Eh, pansin nyo, mga nasa diki siya ng ano, ng fish pan. Ang dami oh, di ba? Daming saging niya, no? Pag nag-harvest yan, grabe, dami. Yung mga pisa to, nagpipita siya ng mga kangkong. Tsaka yung mga palayang ligaw. Yung nilalagay sa ano, malamang yun eh. Ang daming kangkong dito mga pisa to. Tsaka yung mga palayang ligaw na nilalagay sa munggo. Pwedeng ano yun, gawing gulay. Ayun yung mga kangkong. Kangkong puti pala itong mga ito. Yung kinakain ito eh. Oh. Ayun, nag-harvest si kuya ng kangkong saka ampalaya. Siguro ibebenta niya yun sa palengke. May kumukuha siguro sa kanya. Diba? Isang masipag ka lang sa Pinas mga kapsat. Diba? Pupunta ka lang dito. Kukuha ka ng kangkong. Babaksak mo sa palengke. Eh, meron ka ng kita. Gusto sa Pinas, masipag ka lang at matyaga. Ay, hindi ka magugutom. Daming kangkong, oh. Lahat niyang kinakain yan. Kulay puti yan, eh. Oh. Ito, kapsa to. Ganito kalaki fish pa natin, eh. Ano? Pinalumot nila, oh. Siguro wala pang ano to, wala pang isda. Puro lumot pa, eh. Ganyan lang kalaki yung fish pan natin. Mga ilang kaya yung nilalagay dito nilang isda. Mga ilan kaya ano. Ganyan lang kalaki yung fish pan natin mga upset eh. Puro lomo to. Kita nyo.
Ayan, vitamins yan. Kakainin na isda yan pag nilagyan nila. Maganda yung ano nila dito mga kapsat. Kasi yung patubig, nasa tabi lang. Ayan o, oh, diba? Ayan yung daan. Tapos yung fish pond sa kabila. Tapos dito lang yung mga yung patubig. Kaya magkabila, doon sa kabila na yan, fish panan din. Madali lang yung kahanan nila ng tubig, diba? Ganda. Ayan, napupuno to pag ano eh. Pag yung tag-ulan talaga, pupuno yan. Ganda ng mga ano nila oh, yung mga kangkong nila. Talagang ito yung kinakain eh. Yung pansin ko sa mga fish pan, kailangan nasa tabi ng ano, ng patubig. Para yung Voltron, hindi nagagamit ng hose. O gagamit man ng hose, yung maliit lang na hose. Dahil tabi lang sila ng mga patubig. Yan yung isang ano, yung isang nakikita kong dapat pag may fish pan ka, kailangan nasa tabi ka ng patubig. Tapos yung pansin ko pang isa, yung mga dikit ng fish pan, tinatamnan nila ng saging. Kasi sayang yung space, di ba? Saging yung nabubuhay, yung tinatanim nila, saging para mas doble yung income, di ba? May isda ka na, may saging ka pa. Ito na ang kapsat, oh. May mga letting siya. Ayun, may tali. Kita nyo ba yung tali, mga kapsat? Nilalagyan nilang tali. Ito yata yung mga bagong ano eh, bagong pag bagong isda, yung mga maliliit. Nilalagyan nila ng ganyan para sa ibon yata. Yun yung pang ano ng ibon, yung mga letting na yan. Kita nyo. Hindi masyadong kita dahil puti din yung ano eh, yung letting. Yan. Pero yung lubid na orange kita. Diba? Arbisa na yung mga isda namin na ito. Tuwing ano ka nagpapakain dyan sir? Anong oras? Umaga? Alas 8. Maya maya babalikan mo ulit yan. Pakakainin mo. Laki nung ano. Alas 5 naman na hapon. Ilan sakoy pinapapakain nyo sir? Dalawa. Lawak eh. May isang hektarya to sir no? Dalawa. Sa to 2.7 pala to, laki. Tapos yung saging sa inyo din, no? Hindi, yung sa mayari. Arkila lang namin yan, arienda lang. Palay lang naman nilalagay nila. Ah, palay. Mas kumikita yata siya sa ano, pag pina-arkila niya. Kasi palay ngayon, ang mumura lang ng palay. Pag pinapalay lang po, ang galing talaga yan. Ang galaig, lalim pala. Pag malalaki na talaga nun. Malalaki na. Arbisi na. Naglilinis ka, wala, papakain ka na nun. Tabaho kasi sa tubig eh. Pag ako tapos, meron pa rin. Ayan, pag ganyan sir, hindi dagdag lang kayo ng dagdag, hindi kayo nagpapalit ng tubig. Hindi, nagdadagdag lang. Dagdag lang ng dagdag, no? Ganun pala sa tilapia. Dagdag lang ng dagdag. Kasi nababawasan dito tubig, di ba? May sibo sa mga tarong. Oo. Pan. May mas malawak pa pala dito mga kapsa to. Laki niya ito. Apat na araw. Ano yun? 24 oras yun. Tagal palang pinatutuyan ito mga pusat. Oh. Apat na araw. Yung pala yung matagal. No? Pero pag harvest, isang gabi lang. Madali lang pag harvest. Ah, madali lang. Maraming ang buyer. Oo. Oh. Pero pag konti lang ang buyer, hindi makukuha. Pero pag madaming nakapila na dito, kukunin na isang gabi lang yun. Gabi kasi kumukuha sila ng lumanti na lahat at isang gabi. Kumakapit lang yan. Oo nga. Tatlong araw lang yun. Tatlong gabi, no? Ganun pala yung pag-harvest nila. Mga psat, yun. Nakausap natin si Junior. Taga Bicol pala siya. Bali, siya yung nag-aalaga ng mga isda doon sa isang fish pan. Yung laki ng fish pan nila, 2.7 hektarya. Napakalaki, no?
Bali siya lang pala mag-isang nag-aalaga doon. Yun, nagtanong-tanong tayo kung paano pag-aalaga ng isda, kung paano yung pag-harvest. Bali, nag-harvest daw sila doon ng 15 tons. Ayan, 15 tonelada pag in-harvest daw nila yun. Bali, dabi, ang dami. Ang dami nun. Kasi ang laki nung ano eh. Bali, nagagastos daw nung boss niya doon mga kulang 1 million yung puhunan, mga 800 daw, mga ganun. Pero kita naman daw, lagi naman daw kita, yun nga lang, medyo ngayon namamatay yung isda, mga 2 fingers na siya eh, namamatay dahil sobrang init. Talagang maselan pala yung isda, tapos may month pala silang, dito binuhos daw nila to, January pa daw eh. Mga January, February, ganun yata nila binuhos. Sabi ko babalikan ko siya minsan para isama niya ako pag magpapakain siya para ma-experience naman natin yung magpakain ng mga kapsat. Maraming salamat sa ating mga viewers, subscribers, friend, ayan, kay Tol Louie, Boss Rex, kay Idol Madiskarte, kay Lalamo Bray, kay Kuya Stone, kay Julio Joseph, sa lahat ng laging nanonood ng aking mga vlog. Ayan, maraming salamat sa inyo mga kapsat. Sana huwag kayong magsawang manood at lagi sana kayong nandyan para sa aking mga vlog. Ayan, hanggang dito na live vlog natin dito sa mga fish pond dito. Baka bukas ay makabalik na tayo sa Nueva Ecija sa ating fish pond doon at makapagtanim tayo ng mga gulay. Okay mga kapsat, see you next vlog. Bye! Tayo ngayon sa Santa Ana. Nagtitingin-tingin tayo dito ng mga fish pond. Tinitingnan natin baka may nag-harvest. Eh wala naman pala. Parang puro bago lang yung ano nila dito, yung mga parang bago pa lang yung mga isda nila kasi may mga tali pa, may mga letting pa siya. Siguro mga bago pa siguro. Mag-igot-igot pa tayo dito mga kapsat. Tingnan natin baka meron pang mga nalulumot siguro nila muna, no? Dapat ganyan yung maging ano nung fish pa natin, puro lumot siya. Kita niyo mga upset, puro lumot pero parang wala pang laman, no? Parang wala pa siyang laman, puro lumot na, diba? Get on myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Get on myself, I'm missing you. You just take up all the space in my mind. Hey, yeah, yeah. I try to shake you up all the time. Nothing's fine here without you. So won't shine till you come through. Till you come back, help me see you. Hear myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Get on myself, I'm missing you. It's hard to breathe when you're not here with me. And tough is still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I better say boldly. Heaven
mess, it's plain to see.